nila yung ano, yung kanilang gospel na pagkakasulat, as long as God supervised the entire process. Okay? So, kaya mapapansin natin na magkaiba yung four gospel writers nito, ay magkakaiba yung kanilang approach. Magkakaiba rin yung kanilang gustong palabasin tungkol sa life ni Christ. Okay? As long as wala namang problema kung basta naniniwala tayo sa inspiration of the Bible. Okay? So, sabi rito, reduction criticism is most helpful when we can compare an author's sources with his final written product. Okay? So, nakakatulong naman talaga rin ng reduction criticism kapag naiko-compare natin saan ba nakakuha ng sources yung writer na ito at ano yun, kasama ng kanyang final written product. Kaya si kung titingnan natin, si Lucas talagang kung tutusin, hindi siya kasama sa labing dalawang alagad, no, ni Kristo. Outsider siya. At nung nasa langit na lang si Christ bago siya naging kaibigan ni ano, o posibleng matagal na siyang kaibigan ni Pablo, pero siya yung sumulat, no, ng the Gospel of Luke at saka yung the Book of Acts. Tutusin, dapat sila Pedro sumulat din ng Book of Acts, ano? Sila Matthew, kasi sila yung totoong mga original na apostles of Christ. Pero hindi sila yung sumulat, no? So, siyempre nakakapagtaka rin yun. Okay, Pastor Ramon, what's your concern? Extensya na po sa abala, Prof. Prof, okay. Ba kayo may isa-suggest para mas ma-identify namin yung talagang core disciples na ng ating Panginoong Jesus. So, yung talagang legitimate, yung legit talagang apostles. Kasi meron din po tatawag na disciples. May kaibang po ba po yung apostles sa disciples, di ba po? Oh, makaiba yun. Yung apostle kasi, kasama sila sa disciples. Suggest na makikita namin yung ano nila, kumbaga saan sila nakaposition. Sila yung apostles, ito naman nakaposition, sila ay disciples. Tapos ito naman yung naka-position sila. Meron po bang gano'n na makukuha na libro? Meron naman, pero hahanapin ko yung ano na yun. May file ako noon eh, actually. Nandito sa itong The Training of the Twelve. The Training of the Twelve. Okay. Timeless Principle for Leadership Development. So yung 12 apostles na ito, ay nandito na lahat sila. Parang sila trinay ni Christ. Talagang pag ito, oo. Ang nakakatuwa kasi nito is yung pagkabinasa mo ito, talaga mapapahiya tayo sa discipleship program natin. Kasi, oo talaga, totoo. Praise the Lord. yun siya, no? Yeah, maganda rin yan. Maganda yung books na yan. Actually, meron pa ibang mga libro regarding doon sa 12 apostles ni Christ. So, dyan po ma-identify namin yung mga disciples at saka yung mga apostles. Yung difference nila at sino talaga yung apostles at sino lang yung talaga mga disciples. Oh, meron naman tayong mga articles niyan na pwede kong i-send na lang sa inyong dito sa ating group chat. Ay, salamat mga, po. Pwede naman yan. Walang problema. Okay? Sige. Basta i-remind nyo lang ako, send nyo lang sa messenger, Pastor Ramon, i-send mo lang sa messenger sa akin para ma-remind ako, para mapadala ko agad sa inyo. Okay. Sige. Again, so sabi rito, reduction criticism is most helpful when we can compare, kung may compare lang natin kasi yung author's sources. Katulad ni ano, magkaroon lang kasi ng mga sinasabing katulad yung pinag-aralan na natin na source criticism,
Ito yung mga katulad ng kay Matthew, kumuha rin siya sa Q-Source, yan. Kumuha din siya kay Mark, kumuha siya sa M-Source. Ganon din si ano si Lucas, meron siyang kinuha kay Mark, may kinuha rin siya sa ibang mga sources. Pero yon, saan natin matatagpuan yung mga sources na yon? Okay? Subject for ano pa rin siya? Subject for research pa rin siya. Pero alam ko meron akong makukuha noon yung mga sources nila para ma-compare natin. Ganon. So, para nangyari kasi dito sa Four Gospel Writers, may iba't iba sila mga sources tapos inayos nila yung kwento. Parang ito yung style na may isang event, may isang pangyayari. Halimbawa, pinag-uusapan natin yung general conference sa Bicol. Yan. So, para makabuo ako ng kwento na sa ikwento ko sa ibang tao, sa family ko, halimbawa, hindi naman lahat kasi ng kilo sa loob ng general conference ay nasubaybayan ko. Kasi at that very moment, natitinda rin ako ng libro. Tapos, labas-pasok ako doon sa conference natin. Pagkatapos, yung ibang time naman, nandun ako sa mga kaibigan ko rin mga pastor, kwentuhan kami, nagkakainan kami. So, may mga ganun, no? So, hindi naman lahat mababantayan mo. Kaya lang, paggagawa ko ng what really happened sa general conference in relation to, in relation to, let's say, the message of Pastor Cesar, siyempre, nakatutok ako sa kwentong yun. Yung iba naman ay magkikwento tungkol sa general conference pero hindi nakatutok kay Pastor Cesar kundi nakatutok doon sa mga Amerikano. So may kanya-kanyang may kanya-kanyang emphasis na ginagawa yun. Okay? So, siyempre, makikinig ako ng mga kwentong ito. Tapos, bago ako susulat, pagsulat ko na ito, meron akong gustong palabasin sa aking kwentong ito. Halimbawa, gusto kong palabasin na yung general conference sa Bicol is created more confusion rather than let's say a clear vision of the let's say the conference. Yeah. So depende kung anong gusto kong palabasin sa kwento. Kasi being a historian, ito ang kwento ko. Yan. Iba naman, iba yung gusto nilang palabasin. So yun ang trabaho ng isang reductionist. Na sinasabi nga ng mga scholars na itong four gospel writers na ito are actually, they are the reductionist. Let's say, sa reduction criticism is most helpful when we can compare an author's sources with his final written product. Okay? If we assume the priority of Mark, kasi yun naman talaga madalas na sinasabi, na even David Bernard believed that the first writer of the gospel is actually Mark, no? So, if we assume the priority of Mark, then we can use reduction criticism to highlight the unique themes of Matthew and Luke as they work with the material from Mark and Q. Ayan. So, pwede natin, ano ba pala gustong palabasin ni Marcos sa kanyang gospel? And then, paano naman ito kinote ni Matthew at saka ni Luke? So, anong gustong palabasin ni Lucas? Anong gustong palabasin ni Matthew? Based sa pagkopya nila kay Mark, na si Mark naman may sariling agenda sa kanyang gustong palabasin sa kwento ni tungkol kay Christ, ano? Tapos minsan pag-uusapan din yung bakit siya gumamit ng ganitong Greek, si Matthew gumamit ng mga past tense, si Marcos parang laging present tense, parang pag binasa mo sa kasi sa Greek, pag binasa mo si Marcos, parang yung kanyang kwento parang nasa harap mo, nangyayari ongoing yung kwento niya, parang you are witnessing a present day or actual events na nangyayari sa harap mo kasi mahilig siyang gumamit ng present active indicative. Yan. Di katulad si Lucas at saka si Mark.
mahilig silang gumamit ng mga past tense. Yan. So parang recollection lang. Yun. Parang reminiscence of the past event. Pero kay Marcos, pag binasa mo, talagang parang magal, parang scriptwriter siya na binabasa mo o yung kanyang script na ginawa at makikita nung parang ongoing sa harap mo yung event. Okay? So, pati yung cue source, siyempre, as an example earlier, we quoted the story from all three Gospels. Okay? Si Mark used the phrase Kingdom of God, which Luke copied, but which Matthew changed to Kingdom of Heaven. Okay? So, tutusin, pareho lang sila, pero bakit si Luke, si Matthew, instead of using Kingdom of God, he uses Kingdom of Heaven. Okay? Ito kasi yung reason, the Jews typically did not like to speak the name of God because they held it to be so sacred. So, kaya si Matthew kasi ang kanyang target audience actually are the Jewish people. So, masyado siyang ingat na ingat sa paggamit ng salitang Theos, yeah, or God. Yeah. So, gumagamit siya ng salitang Uranus, o yung tinatawag na Heaven, yeah, Kingdom of Heaven. Kasi yun ang reason, okay? So, ini-edit nila. Instead na ilagay nila yung Kingdom of God, Kingdom of Heaven. So, edited na siya. Pero Luke, Mark, and Matthew are talking the same kingdom. Okay? Binago lang yung pagkakagamit. Actually, may naririnig akong discussion among our mga pastors eh. Sabi nila na magkaiba daw yung Kingdom of Heaven sa Kingdom of God. Okay? So nakakarinig din ako ng mga ganyan. Kaya lang, siyempre, they have to prove it na magkaiba yan. Okay? So sa mga internet, nakikita mo rin. Marami nagsasabing pareho lang yan, pero may nagsasabing magkaiba yan. Okay? So paano? Paanong gagawin natin doon? Okay? So, Mark is the phrase Kingdom of God, which Luke copied, but which Matthew changed to Kingdom of Heaven. Why? The Jews typically did not like to speak the name God because they held it so sacred. Instead, they would substitute euphemism. Yeah. Sinabing euphemism, that is figures of speech. Pag sinabing euphemism, parang sa figures of speech kasi parang gumagamit ng terminologies na pag ginamit mo yung talagang actual ay parang maano sa tenga, parang oops, masyadong offensive. Halimbawa, ano ba yung mga pwedeng sabihin natin euphemistic na statement sa Bible? Ang dami. Halimbawa, at nakilala ni Adan ang kanyang asawa, sila'y nagkaanak. Actually, salitang nakilala is a euphemistic word para sa sabihin na silang dalawa ay nag-sex. Yan. Instead na ilagay na nag-sex silang dalawa, parang very offensive yun sa pandinig ng mga readers sa mga panahon na yun. So, pisa nga, mas okay pang pakinggan yung English ng cohabit, or nag-sex sila kaysa sa Itagalog mo yun. Masakit sa tenga yun. So, ang ginagawa natin, kuminsan mi-English natin para magaan sa pandinig. Okay, so ganun din. No? Di ba, imbis na sabihin natin diretso nang namatay na siya, eh, masakit sa pandinig ng mga kamag-anak yun, mga lalapit na kamag-anak. So, gumagamit tayo ng kinuha na siya ng Panginoon. Ayan. Tawag doon ay sa euphemism, such as heaven or the name. Since Matthew wrote his gospel primarily for the Jews, to demonstrate that Jesus was their messianic king, so he modified the phrase in Mark so as to respect Jewish sensibilities. Kasi masyado silang sensitive doon eh. From this passage and many others, we see that the two
phrases are basically synonymous. Okay? For another example, let us compare two versions of saying of Jesus with a difference in bold type. No? Matthew 7:11, if you then being, okay, sa Luke 11:13, if you then being evil, kasi kay Lucas, gumamit siya ng being evil, no? Okay. So, evil, know how to give good gifts to know how to give good gifts to your children, how much more will children, or how much more will your Father who is in heaven give heavenly? Okay, Father give. Then yung the holy good things to those who ask Him, or the Spirit to those who ask Him. So, kay Matthew, ginamit yung the holy good things to those who ask Him. Kay Lucas is the Spirit to those who ask Him. Okay, so may pagkakaiba yon. Kaya lang, pareho ba sila? Are they similar? No such statement appears in Mark. Nawala naman sa kay Mark yun, no? So this is a Q saying common to Matthew and Luke. So kung wala kay Mark, pero may pagkakapareha si Marco at si Lucas at saka si Matthew, yung lumalabas na hindi kay Marcos galing yon. Okay. Posibleng kay Q source. Okay? So ganun ang kanilang pag-a-assess. So these two statements obviously parallel, no? We could suppose that Jesus preached the same sermon and made similar pronouncement on more than one occasion. So pwede naman daw na, and this could account for some variations, no? Posibleng si Christ pero sa magkaibang occasion. Kaya iba yung pagkakasabi ng kay Matthew, iba yung pagkakasabi kay Lucas, pero almost the same lang sila. Kaya lang sabi nga, posibleng si Lucas, ang kanyang source ay sa ibang pagkakataon sinaligtaon ito ni Christ, at si Matthew sa ibang pagkakataon din. Kumisang ganun din tayo sa preaching natin eh. Diba? Si preach natin sa isang church. Pagpunta natin sa ibang church, yun din ang preach mo. Pero maraming pagkakaiba na. Maraming pagbabago. But still, your purpose, yung authorial intent, or yung intention ng isang preacher ay hindi nagbabago. Kaya lang, magkaiba lang sila ng audience. So may mga tinatawag tayong pwedeng minomodify mo o inako, nire-revise mo yung preaching. Katulad yan, madalas kong ginagawa. Dahil dalawa yung lagi yung monthly ko, dalawa yung lagi yung regular ako nagsasalita. Kay Pastora Loli at saka kay Pastor Daniel Victorio. So nangyari doon, pag gumawa ako ng PowerPoint, pareho sila ng title, pero nakalagay doon, ito yung title, tulad nung kahapon, anong Lunes, anong Linggo pala, ang title ko is parang The Last Warning, and then dinudugtungan ko ng For Pastora Loli. Sa Sunday kay Pastor kay Daniel Victorio. So the same message din, pero dadagay ko for Pastor Daniel. Tapos yun ay mga nire-revise ko. Pero yung pinaka main thrust ko hindi naman nagbabago. At kung nabago, kumisa nagbabago, nagtatanggal ako, kaya nag-aalt ako ng slides, ng PowerPoint slides. Okay? Kasi kina Daniel, ayaw nila na masyadong mahaba. Kaya, so nagbabawas ako. Ini-edit ko siya. Pagdating kay Pastora Loli, okay sana kahit umabot ako ng isang oras. Kaya, so depende sa audience, depende rin sa advice sa akin ng isang pastor. Okay? Kina Pastora Loli, kahit na tumagal ako ng isang kalahating oras, kasama na rin yung altar colleague. Kasi sabi niya sa akin, kapag ako na yung preacher doon, inaalis na nila yung Sunday school kasi alam nilang mahaba ang discussion ko. Okay. Pero kila Pastor Daniel, may Sunday school sila, may devotion sila, so binabawasan ko yung slide. Pero the same pa rin ang gusto kong palabasin sa aking kwento. So, ganun din ang nangyayari dito. Depende sa audience, depende sa time element. Maraming mga factors kung bakit
hindi sila pare-pareho ng arrangement. Okay, arrangement ng kwento. And they are also have different intention sa kanilang gustong palabasin sa kanilang gospel. Okay? So, yun ang assessment ng mga reduction criticism. Okay? So, nevertheless, we still must ask why Matthew choose one version while Luke choose another. So, siyempre, may iba-iba silang gustong palabasin eh. So, Matthew's version is more general. Yeah. And before the day of Pentecost, most people were not aware of God's plan to pour out the Holy Spirit. So, when we read Luke's Gospel as well as his second volume, which is the Book of Acts, we find a strong emphasis on the Holy Spirit. Yeah. So, si Lucas lang ang masyadong nagbibigay ng emphasis sa trabaho ng Holy Spirit. Kaya siya lang yung naging source natin eh. ng kwento ng Book of Acts, siya lang. Okay. Pero kung titingnan natin, masyadong maikli yung kwento doon sa speaking in tongues, no? Yung ba'y napadaan lang? Ano ba talagang gustong i-drive talaga ng Book of Acts? Is it the speaking in tongues or the contribution or the function of the Holy Spirit sa buong ministry, sa buong movement nila? Okay? So, kaya lang, kumisan, masyado tayong nadidiin doon sa isang, sabihin na natin, parang napadaan lang. Actually, yung ascension ni Jesus Christ, yung pag-akyat niya sa langit, hindi rin masyadong inano ni Lucas eh, hindi rin masyadong dinescribe. Parang pagkasabi niya lang ng you will receive power, pagkatapos nung nagbilin siya ng ganun, umakyat na siya sa langit. At tumingala sila. So, walang masyadong description. Bakit kaya ganun ang ginawa ni Lucas, no? So, kung mapapansin natin, nagsalita na lang yung angels, no? Sinabihan yung mga alagad na kung paano siyang umakyat, ganun siya bababa. Pero anong picture natin? How do we picture yung kanyang pag-akyat? Ba? So, hindi naman masyadong, halos wala ang kwento doon. Basta umakyat na lang si Christ at tinakpan na lang ng ulap. Ganun lang kasimple yun. Isang verse lang yata yun. So, pagka ganun lang kaikli, ibig sabihin, hindi yun masyadong idinidiin ni Lucas. At the same time, hindi yun masyadong sabihin na natin na hindi yun ang gusto niyang i-drive sa kanyang kwento. Especially ang kanyang audience dito, si Theophilus. Possibly kay Theophilus, hindi issue sa kanya yung paano yung pagbaba at pag-akyat ni Christ. Hindi. Kundi posible ang kanyang gustong marinig kay Lucas, ano bang nangyari? Bakit may ganitong movement na nangyayari sa church? Saan ba nag-umpisa yan? At paano naging movement ng Holy Spirit na ito at ng mga alagad? Paano sila pumanat? At paano nakarating sa aming mga Grego? Kasi si Theophilus has a Greek name. Kaya posible he is a Greek-speaking person. He is a Gentile. So, posibleng yun ang kanyang inquiry o tinatanong kay Lucas. So, Matthew's version is more general and before the day of Pentecost, most people were not aware of God's plan to pour out of the Holy Spirit. We read Luke's Gospel as well as his second volume, the Book of Acts, we find strong emphasis on the Holy Spirit. Therefore, it is probable, okay, mas malaking chance that Matthew recorded the original saying of Jesus, the good things, while Luke, under divine inspiration, made a specific application in light of the Pentecost, okay, the Holy Spirit. So, there were no quotations mark in the first century. Yun nga lang, no? Sa kanilang pagsusulat ng sa rules of grammar nila, sa rules of writing any literatures, wala silang sign para gumawa ng salitang close and open quotation. Walang ganun. So, lately na lang sa ating pagka-translate,
gumagamit tayo ng modern rules sa pagsusulat ng any kinds of literature, kapag ito'y sinalita ng isang tao, gumagamit tayo ng quotation mark. Ang problema nung unang panahon, walang quotation mark na mga signs na linanagan. So it was just added by the translators. So there were no quotation marks in the first century and no precise distinction between direct speech and indirect speech. Okay. So ano ba yung direct speech? Sinalita ba ito ni Jesus Christ o kinu-quote lang? Yeah, kinu-quote lang nung ni Pablo halimbawa o kinu-quote lang ni ano? Malaking issue 'ni. Eh. Yung salitang for God so loved the world that he gave his only son. John 3:16, malaking issue 'yan eh. Sino ba talaga nagsalita niyan? Si Christ ba nagsalita niyan habang kausap niya si Nicodemo or kinote lang ito ni John bilang isang writer. Okay? So, yun ang issue dyan. It is a direct speech, yung John 3:16, direct speech of Christ, or a commentary. Commentary ni John sa kanyang gospel. Okay? So hindi malaman po dahil walang man nakalagay na close and open quotation marks, so hindi malaman kung is it a direct speech or indirect speech. So it does no violence to the text. To suppose that one account records direct words while the other accounts paraphrase or supplies the essential meaning. Yeah. We conclude that both accounts are accurate and communicate God's intention. Matthew presents a general principle from the teachings of Jesus, while Luke informs us that the supreme application of Jesus' words, the supreme gift that God wants to give to those who ask, is the gift of the Holy Spirit. Okay, so let us look at two passages about the healing ministry of Jesus, with the major differences in both times. So, dun, dalawang kwento rin ito tungkol kay Matthew chapter 8, 16 to 17, at saka kay Mark chapter 1, verse 32 hanggang 34. No? So, comparison ng dalawang passages na magkamukha sila, pero may pagkakaiba. Sabi rito, with major differences in bold type. Kung yung ano nakasulat na bold type, yun ang kaibahan nilang dalawa. When evening, kay Mark naman is at evening. Okay. When the had come, they brought to him sun and set. So, dito sila nagkaiba dito sa bold letter na ito, no? They brought to him, so pareho silang brought to him, so magkaiba sila sa all many who were demon possessed, who were sick. So i-compare na lang ninyo, makikita niyo na meron silang kaibahan sa paggamit ng iba't ibang mga salita nila, no? So ito yung kwento pareho nila, nagkwento sila ng tinatawag na ano, tungkol sa healing ministry ni Christ, no? So at evening, when the had come, they brought to him sun had set. Yeah. So posibleng si Marcos ang naglagay ng sun had set na wala kay Matthew. They brought to him all many. So, mukhang isa lang yung may sakit dito kay Matthew, pero dito kay Mark, maaaring lahat ng may sakit were demon possessed, who were sick, and those who were, and he cast out the spirit with a demon possessed. So, may salitang with, so magkaiba sila doon, and the whole city word, and he healed all who were, was gathered together. So hindi natin masyadong makasap dito, basahin na lang ninyo yung dalawang passage na ito from Matthew at saka kay Mark. Yung bold letter, makikita nyo, yun ang kaibahan nila.
again, we have essentially the same account. Mark seems to, kay Mark naman, seems more interested in the vivid details, no? Mukhang si Mark, mahilig siya doon sa pinaka-vivid na detail, no? Kasi kanina, pinag-usapan na kanina, sinasabi ni David Berner, si Matthew, habang sumusulat siya, ang kanyang mga statements is more on general approach, parang pangkalahatan, pang maramihan. Pero kay, ano, kay Mark is more on vivid details, no? Mahilig siya talaga parang parang close in. Ayan. Very close siya doon sa kanyang kwento. Siyadong, ano, halimbawa yung The Setting Sun, ayan. Kay Matthew kasi yun, ang gumambi lang. Pero kay, ano, kay Marcos is At the Evening, The Setting of the Sun, ayan. The Whole City Gathered at the Door, ayan. Matthew deletes some of the details so that he can spend more time on other matters. No? Si Mark is repetitious. Masyado siyang paulit-ulit. Whilst mentioning the presence of the sick, while Matthew eliminates the first mention. Okay. Kung maalala ninyo si Bartimeus, ano? Si kay Mark, kay ano kasi, kay yung bulag na si Bartimeus na sumisigaw, pagalingin mo ko. Kay Marcos kasi nag-iisa lang si Bartimeus doon eh, pero kay Matthew at saka kay ano kay Lucas, dalawa yung bulag doon eh. 'Yon. Lale. Oh, sino ba yung so sumali na si Tinoco, okay? So yun siya. Good evening po. Good evening, Joel. Okay. Balikan natin, no? So, dito sa analysis kasi dito sa mga ng reduction criticism na ito, pinapakita nila na nagkokopyahan sila minsan, pero may mga binabago depende nga sa gusto nilang palabasin. Kaya sabi nga rito, pagdating kay Marcos sa kanyang pagsusulat, especially sa case ng healing ministry ni Christ, ay masyado, Mark is repetitious. Twice mentioning the presence of the sick, while Matthew eliminates the first mention. Nga, pinagkwento nga kanina, yung tungkol kay Bartimeus, si Marcos, sinulat niya lang yung tungkol kay Bartimeus, pero pagka tinignan ninyo kay Matthew at saka kay Lucas, dalawa yung may, yung bulag doon na sumisigaw kay Christ. Okay. While both tells us that Jesus cast out the demons, Mark particularly notes that Jesus did not allow them to speak because they knew him. It is characteristic of Mark to include details that speaks of Christ's action and power. So this point also advances a consistent theme in Mark. Jesus did not want premature disclosure of his true identity. So yun talaga ang intention ni Mark, no? Na gusto niyang palabasin dito sa kwento ni Mark na he don't want to makilala agad siya. Ayaw niya ng tinatawag na premature disclosure of his true identity. For Matthew's purposes, this seems to be unnecessary detail. Instead, Matthew adds a question from Isaiah chapter 53 to advance a characteristic theme of his own. Jesus is the fulfillment of the Jewish prophecies. Okay? So, may pagkaganon sila, no? Totoo naman yung nangyayari ganun. Pero hindi naman nangangulugan na nagkokontrahan sila. Actually, sabi nga, they are trying to revise ang kwento nila. Depende sa kanilang gustong palabasin sa kwentong yon, pero hindi naman nangangulugan kinakailan sila magsinungaling. Yan. Tulad nga sa mga storyteller, may mga minsan, pareho kayo nanood ng palabas, pareho kayo nanood ng sine, o pareho kayo nanood ng TV. Pag nagkwentuhan kayo, merong isang kinikwento niya yung nakatanim lang sa isip niya. Meron namang kinikwento sa kanya na panood kung ano yung gusto niya rin palabasin sa kwento. Isa pa nga, sabi ganun, uy, ang ganda ng pagkapalabas kay Fernando Poon Jr., no? Maganda yung love story nila ni Vilma Santos. Yan.
Pero naman, hindi naman ganun ang gusto niya ikwento. Pero pareho sila nanood mo. So, depende. No? Sabi ng isa, kaling sa suntukan niya. No? Mga ganun. So, depende sa gustong palabas. Okay? So, Alvin, dito. What's your concern, Alvin? Pastor, tanong ko lang. Bakit po sila magkakaiba yung pagpapakilala tungkol kay Jesus? Okay. Yun na nga, sabi nga sa reduction, is depende sa kanilang authorial intent. Depende sa gusto nila. Katulad na to, halimbawa, naka-attend ka ba ng, naka-attend ka ng general conference sa Bicol? Hindi po. Naka-attend ka? Hindi po. Hindi, okay. So, siyempre, pag tinanong mo kami mga naka-attend doon, hindi pare-pareho ang kwento namin. Pero parehong nangyari yun sa loob ng general conference. Yun. Kasi, ako kasi, bagamat pastor ako, pero ang tutok ko talaga masyado doon ay kung paano ko ibebenta yung dala kong mga libro. Pero sa labas, ay meron namang tido monitor at saka naririnig namin yung preaching sa loob. Pero hindi lahat yun napapakinggan ko dahil busy ako sa aking pagtitinda. So, pero lahat yun, nangyari yun. So, pag ako pinakwento mo sa... Pag pinakwento mo ako what happened sa general conference, eh, totoo naman yung sasabihin ko, pero sa ibang linya ko, sa ibang linya kita dadalhin. Ayan. Pero pag pinakwento naman yung iba, yung hindi naman pupunta doon sa mga nagtitinda doon, talagang doon na yata halos matulog sa loob ng venue, eh, iba naman din yung sasabihin na sa iyo. Pero hindi sila nagkokontrahan. Magkaiba lang yung kanilang yung kanilang drive. Tulad nga nung nagsalita si Pastor Cesar sa yung mga nagpapopo sa Facebook ng mga pakape-kape sa Starbucks, no? Iba't iba ang reaction doon. Yan. So, meron kang napakinggan na ganito ganyan, ganyan ganyan. So, pero analysis niya lang 'yon. Ganon din sa ibang kumakampi rin kay Pastor Cesar. Okay? So lahat 'yon ay totoong nangyari pero magkakaiba lang sila ng gustong palabasin sa kanilang kwento. Okay? So ganon din nangyari sa four gospel writers na ito. Lalo na si Marcos, siguro kung titingnan natin masyado siyang detalyado kasi hindi naman siya talaga kasama sa 12 alagad. So dahil hindi naman siya kasama sa 12 alagad, gusto niya talagang masusi yung kanyang research. Yan. Talagang gusto niya suriin ang gusto. Ganon din si Lucas, no? Hindi rin siya kasama sa 12 alagad, pero meron siyang intention. So kaya nagkakaroon ng pagkakaiba. Now, hindi naman porque meron pagkakaiba, ibig sabihin, hindi parehong nangyari. Pareho sila nangyari. Magkakaiba lang sila ng delivery dahil sa iba't iba yung kanilang intention sa kanilang pagsulat. Halimbawa, Pastor Alvin, pag pinapreach ko sa iyo si yung buhay ni Abraham nung inoffer niya yung kanyang anak na hiniling ng Diyos. At ako pinapreach mo rin tungkol doon sa kwento ng kay Abraham nung hilingin siya ng when he was tried by God. Posibleng marami tayong pagkakaiba. Pero hindi nangangulugang magkalaban tayo doon. Nakuha mo yung sabihin, Pastor Alvin? Okay. Pero bang kanilang gusto magtanong yata? Okay. Okay, so balikan natin, no? So, it is also interesting to analyze the parable of the lost sheep. Yeah. In Matthew chapter 18, verse 12 to 14, sa kanya is isang tupa lang goes astray and the following application yeah, is added. Even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Kaya lang pagdating sa Lucas chapter 15, one sheep is lost, and the application is, I say to you that likewise, there will be more joy in heaven
over one sinner who repents than over 99 just person who need no repentance. So pareho nilang kinote si Christ sa kanilang kwento, si Matthew at saka si Lucas. Pareho nilang kinote si Christ sa kanyang parable about the lost sheep. Kaya lang ang gustong palabasin ni Matthew sa kanyang kwento, the parables, the lost sheep, is nakilalaman sa ano ba yung kalooban ng Ama. The Father was in heaven that one of these little ones should perish. No, hindi niya kalooban. Pero kay Lucas is malaki ang kasayahan sa langit. Okay, so may gusto yata magtanong? Sumali si Mario Mercado. Okay. So, importanteng malaman ninyo yung reduction criticism kasi talaga may mga magtatanong sa inyo. Akala, palalabasin lang maraming kontrahan. Maraming kontrahan sa Bible. Iba yung sinasabi ni Matthew, iba yung sinasabi ni Lucas. Pero kung tutusin, ang maganda paliwanag dyan is ano ba yung intention ng author, intention ng Paul Gospel Writers, na bagamat silang apat ay pare-pareho nagkikwento about the life of Jesus Christ, pero anong gusto nang palabasin sa kanilang kwento? It does not necessarily mean na nagkukontrahan sila, but they have different presentation about the life of Christ. In what aspect of Jesus Christ they are trying to present. Si John naman is wala siyang tinatawag na parables, no? Kahit isang parable, wala siya. He is talking more about the relationship of Jesus Christ to the Father. No? At ano siya dati. Diba? So, it is possible that Jesus told this parable on more than one occasion, or that the gospel writers combined different comments, but more significantly, the Gospels address different audiences. So yun nga, sabi nga kanina, maaaring binabago nila ng kaunti, pero hindi sila nagbabago ng kanilang pagla-drive, ng kanilang gusto sabihin. Depende rin sa kanilang audience. No? Alam nyo, may time na iniimbitahan din ako sa congregation pa rin ng Seventh-day Adventist. Kapag sila ang kausap ko, ay may mga bagay akong iniiwasang salita. Sa kanila kasi, they have to talk about more on the second coming of Christ. Sa atin, hindi natin binabanggit. Yung binabanggit natin is more on rapture. Okay? So, pero by principle, makikita natin sa second coming of Christ at saka yung rapture, parehong aangat yan, sasalubungin si Christ doon sa ere, no? Sasalubong sila. Kaya lang, ano yung concept nila ng mga sabadista dito sa second coming at ano yung concept din ng rapture. Pero kung tutusin, ang rapture is pagbabalik din ni Christ. Kaya lang, ang issue lang dito ay kailan siya babalik, before the tribulation, after the tribulation, or in the middle tribulation. Okay? Sa Seventh-day Adventist, nababalik si Christ after ng the universal persecution. Universal persecution. So more on post-trib siya, parang ganon, pero iba yung konsepto ng post-trib sa second coming. Okay? So may mga ganon sila. Kaya yan eh, mga tinatang malalaking discussion yan. Okay? So kapag kausap ko Seventh-day Adventist, at hindi naman nila ako tinatanong tungkol sa aking belief, pag nag-uusap kami, so iniiwasan ko yung salitang tungkol sa pagkain. Yan. Kasi kumakain tayo ng pinagbabawal nila, so hindi ko masyadong tinatakil sa kanila. So, pinag-uusapan din ang mga bagay na masyadong common sa depende sa audience. Yan. Depende sa gusto mong paratingan. Sabi, it is possible that Jesus told this parable on more than one occasion, or that the gospel writers combined different comments, but more significantly, the gospel address different audiences here. Matthew 18 collects saying
of Jesus direct for the church, okay, so Matthew 18, including church discipline and judgment. So the focus is on people in the church who need to be restored. While in Luke chapter 15, okay, Jesus addressed some Pharisees who were critical of him for eating with sinners, no? So the focus is on God's desire to save the lost. It is a valid application of the parable, and the church is richer for having both. Kaya nga mabuti yun, no? Kung titingnan nyo rin yung issue tungkol sa the leaven, o yung, ano ba sa Tagalog yung leaven, yung levadura. Pag tinignan ninyo yung salita ni Christ na mag-ingat kayo sa mga levadura ng mga Pariseo, paliwanag doon na dinidiscuss doon ni Christ yung ibig sabihin ng levadura dito ay tungkol sa mga kasalanan, hypocrisy ng scribe and Pharisees. Pero binanggit din yon sa aklat ng Marcos tungkol sa mag-ingat kayo sa levadura ng mga Pariseo. Pero iba yung tinumbok ng kwento ni ano ni Marcos na madalas kong kinikwento sa kanyo, no, na hindi yung nag-isip sila na palibasa, wala tayong dinalang tinapay kaya parang sinabihan tayo sa libadura. At doon pinento ni Christ, no, hindi nyo ba naintindihan na doon sa limang tinapay, 5,000 yung napakain, ilan yung natira, 12 basket, sa 4,000, 7 yung tinapay at naiwan lang ay 7 basket. So hindi nyo pa naintindihan. Actually, kay Marcos ay denied niya yung kanyang kwento doon sa issue ng libadura ng mga Pariseo doon sa hindi maintindihan ng mga apostol na yung power of Christ, no, kahit wala kang dalang tinapay ay kaya niyang paramihin ito. Okay? Pero doon sa kay Mark, kay Matthew at saka kay Lucas, hindi nila denied yung kwento doon sa ganong usapin, kundi denied nila yung kwentong yun doon sa kasalanan ng mga Pariseo. Okay? Yung pagiging hypocrites nila. Pero mali ba pareho? Okay? Kaya nga tinawag na synoptic gospel, you have to see the whole picture, no? Pwede yung isang side lang ng kwento, dinidiin ng isa, pero hindi niya ikwento yung ibang side na posibleng ganun din ang nangyari. Okay. Pastor Ramon? Hey, Prof, may tanong ko lang po. Nung okay. Umakyat po kay Moses to take the commandments of God, ilang, umabot ko ba siya ng parang 40 days doon sa pakikipagtipas sa Panginoon bago siya bumaba? Oo, oh, ganun nga ang ayon doon sa kwento, umabot ng 40. But silent ko ba ang Bible kung kumain siya o nag-fasting? Actually, ang ano nga doon eh, fasting yun eh. Wala siya so, nalang... Buhay po siya ng walang pagkain doon. Yes, so ang kaya ang tinatawag nila na absolute fasting yung kay Christ, kay Moses doon eh. Well, kahit tubig, wala eh. Wala po. Buhay siya. Buhay siya, oo. Sa pamamaraan na lang po ng Panginoon, hindi sa pamamaraan natin. Oo. At saka, siyempre, alam mo, sa experience natin, ano, ewan ko lang sa inyo, pero ako kasi kapag nakafocus na ako dun sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, nawawala yung gutom ko eh. Lalo na gumagawa ako ng preaching. Pagkatapos tumayo ka na doon para mag-preach, tuloy-tuloy yun, walang kain yun, hindi ako nakaramdam ng gutom. Pero after noon, gutom na gutom ka na. Kasi, kumbaga sa ano, even sa science, ang concentration ng function kasi ng katawan mo, nandun sa mental, no, sa isip. So, hindi siya nagpa-function masyado yung tiyan dahil, yun na nga, nandun sa isip. Actually, may study yan na kapag ikaw ay kukuha ng examination at ikaw ay nagre-review, it's better na huwag kang kumain. Kasi ang explanation nila, tingnan nyo yung mga magnanakaw, yung mga may hirap, kaya nakakagawa sila ng iba't ibang mga paraan dahil sa gutom. So nagiging matalas ang isip nila, nagiging ano yung kanilang
Kasi yung mental condition nila nagiging masyadong nagpa-function. Lalo na kung may marami kang problema, hindi ka makakain. Bakit kaya yun ang ginagawa ng Diyos? Ano? Binigyan niya tayo ng ganong parang function ng katawan natin na kapag may problema ka, hindi ka makakain, pero grabe ang takbo ng utak mo. Pero after mag-solutionan mo yun, doon ako ngayon kumakain. So, kung titinan natin doon, kaya ba ni Moses yung 40 days, 40 nights na walang ba? Actually, hindi nga niya akalain na tatagal ng ganun. Kaya wala siyang binilin doon sa kanyang mga tao doon sa baba na, okay, hintay niyo ako, bababa ulit ako, walang ganun. Kaya nangyari doon sa mga tao doon sa baba, kaya nakagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, ay dahil nainip na sila, na hindi na nila alam kung makakabalik pa si Moses. So kay Christ ba, nung siya ba pumunta sa wilderness, inihatid ng Holy Spirit, may tubig ba siya doon? May pagkain ba siya? Ayon din sa mga scholars, okay, dahil yung wilderness, wala naman talagang tubig doon. Wilderness yon pati pagkain. So talagang absolute din ang kanyang fasting doon. Oh, buhay naman. Kaya yung iba, ginagawa nila, katulad sila, Pastor Jimmy Sulit, ay kaya nila mag 40 days, pero hindi absolute kasi umiinom sila ng tubig. Yan. Kasi mukhang mahirap daw gawin yun. Depende sa kawan. Pastor Ramon? Salamat po, Prof. Okay, okay. So, next meeting, ang pag-uusapan naman natin yung tinatawag na sa life situation, no, tinatawag natin na seeds in heaven. Seeds in heaven. Ito maganda rin to. Maganda rin itong seeds in heaven ito. Okay? So, medyo mahaba-haba lang siya ng konti. And then, the Gospel of John. Ito. Yung pinag-usapan kasi natin is more on yung synoptic gospel, yung tatlo. Pero hindi pa natin na pag-uusapan si John, and then yung mga parables, and then yung how to interpret parables, no? Yan. Mabigat din yan. So next meeting, pag-uusapan natin si aklat ni John at saka yung how to interpret the parables na nandun sa gospel. Okay? So, meron pang gusto magtanong sa inyo? Mukhang maaga tayong matatapos, ha? Okay. So, maliwanag ba sa inyo yung reduction criticism? At least yung reduction criticism ay, ano siya? Sa gospel kasi, malaking bagay yung reduction criticism. Pero pagdating sa Old Testament, malaking, marami siyang giniba. lalo na yung documentary source criticism, yung Grapelhausen hypothesis, mabigat yun. Yung documentary source criticism na sinulat nila Julius Wellhausen, kaya nakagawa sila ng Grapelhausen hypothesis. Tapos yung Deuteronomistic, yung priestly, Deuteronomistic, Edohist, at saka Yawis. Yan. Yung four source criticism. Yan. Or the higher criticism. Kasi ang lower criticism is textual criticism. Ang higher criticism ay mabigat yun. Eh, pagdating kasi sa Old Testament, marami siyang giniba na understanding natin, no? Pero malaking tulong ng reduction criticism dito sa gospel. Na ipaliwanag naman ng maayos. Okay, so may gusto pang magtanong? Kaya malaking bagay para maipaliwanag natin sa mga tao na kasi maraming nagsasalita na nagkokontrahan daw itong mga four gospel writers na ito. Pero malaking bagay ito sa mga para maipaliwanag natin ng maayos kung bakit meron silang pagkakaiba-iba. So, number one, lalaga doon yung tinatawag na authorial intent. Yan. Okay, so Pastor Romil, naka-YouTube naman yan, ano?
Yes, Prof. Oh, kung naka-YouTube yan, reviewin yan lang ulit. Panoorin nyo ulit para hindi nyo malimutan. Okay? So kung wala na magtatanong, ay back to you, Pastor Romil. Okay? Nandiyan na rin Pastor si Joel po. Oh, Pastor Joel, back to you. So Joel, pagod na pagod. Praise the Lord. Okay, okay. Praise the Lord. Maraming salamat po, Prof, sa inyo pong pagtuturo ulit sa amin. Ano siya na po, medyo na late po ko. Sinundo ko po kasi ang nanay ko sa San Pablo. Pero, re-replay ko po yung kanina. Napaganda okay. po ng ating napag-aralan. At sulit po ang aming pagpupuyat at pakikinig po sa inyo. Mm-hmm. Praise God. At kung wala na pong katanungan, ay tayo po ay darako sa ating pansamantalang pangwakas sa panalangin. Praise the Lord. Salamat po kay Brother Marlon, Brother Arnel, Pastor Ramon, and Pastor Tabaday, Brother Alvin. Salamat po sa inyo pong pakiisa. Sa pagkataong ito ay tayo po ay manalangin sa ating pangwakas sa panalangin. Praise the Lord. Pwede ko po bang hilingan? Manalangin si Brother Arnel Manoy Manlangit. Okay.